What's up mga ka-itlog? Andito na naman tayo at may bago tayong pag-uusapan. Ayan, si Step Hero. Ayan, kung may step mom kayo, step dad dito, may step hero. Sari-sari ka na. Ayan, so gusto mo na shoutout yung mga ka-itlog natin dyan. Shoutout sa'yo, Akira, Angelo, Benjiner, Erjan, Jan Aureo, MJ, Paulo, Rotsen, Thirsty, and TikTokata. Ayan, shout out sa inyo. So, this game is Step Hero. So, pag-usapan na natin yan sabay-sabay. And this is JC Head. So, ayun na nga, pag-usapan natin si Step Hero. Ano bang meron kay Step Hero? Ayan, first of all, guys, bago natin pag-usapan to, guys. Kung makikita yun sa official site nila, ayan, official hero contract address, ayan, nilabas na nila ito. Dito marami nagkakamali na, anong tawag dito, na vloggers like me. Ako, misa kasi guys, pinapaltan nila to. Guys, kaya always do your own research. Pero guys, kinonfirm ko na naman yan na, I confirm to Miss Hera if this, the official contract address of, Hero tokens. Okay ha. Hero tokens po yung gamit nila dito using pancake swap. So later pag-uusapan natin 'yan. Ayan guys, oh andito 'yan. So na confirm ko 'yan kay Miss Hera. All right. So if the final address is this. So ipo-post ko to sa description ko. Ayoko namang ano, 'di ba? Basta lang magpa-ligoy-ligoy na walang confirmation. So ayun nga, pag-uusapan na natin si Step Hero. Ano bang meron kay Step Hero? Ayan, da lucrative NFT fantasy team RPG game on BSC and Polygon. So kung mapapansin nyo guys, this is a BSC network and team up with Polygon. So kung wala kayo masyado idea sa Polygon, ito yung Matic token. Alright, so pag-usapan natin Step Hero ecosystem. Ayan, so Step Hero ecosystem is the perfect combination of NFT gaming and DePi, alright? So, most of game naman talaga ngayon, more on DePi na talaga. That's enable user to have fun and earn profit. Simultaneously. Continuous na lang kasi. Tuloy-tuloy yon. The comprehensive ecosystem comprise Step Hero RPG game. So, hindi pa kasi lumalabas talaga si Step Hero game, pero you can stake na your token. So pag-uusapan natin 'to, ang ganda nung ano, nung staking nila and hindi ka matatalo dun sa mga whales. Kasi 'di ba yung mga whales bibili talaga agad ng malaki tapos ibebenta nila. Dito guys, ang ganda nung ano nila, cycle nila. So pag-usapan natin, ayan, RPG game, all right? The Step Hero Games plot, ayan, hanger on the post-apocalyptic war between the army of the Shadow led by Lucifer. So ano pala to, demon yun na no. talagang ano, naglalaga na pa na talaga yung mga demonyo dun. Asan pa si Kristo, char? Magalit kayo sa akin, grabe kayo. Ayan. So hero farming, ayan, holder of hero token can enter stake hero to earn points of stake hero. Ayan. So ito yung pinakamagandang part kasi dito, yung hero farming. So mamaya pag-uusapan natin yan once na dumating na tayo doon. Pero pwede mo nang skip para doon ka na kagad, di ba? So ayan, NFT marketplace. So of course, lahat ng hero mo dito na makukuha is NFT and you can trade to marketplace. Ayan. So sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung NFT, it's a non-fungible token. So, wala siyang currencies in real world. Pero, you can use that to cryptocurrency. Ayan, so you can trade to that. Okay? Save the world. So, hindi na natin pag-uusapan yan. Ayan, so, cross-chain NFT platform. So, ito nga yung pinag-uusapan natin, yung hero nyo is NFT lahat yan. Alright? So, ito yung mga hero collection niya. Ito yung mga bibilihin mo. Yung heroes LP, hindi pa ito lumalabas. As of now, pero let's see. Oh, hindi pa. Ito yung mga hero niya, guys. Ito yung mga collection niya. So, 20,000 points. Paano mo makukulik yung points yung pag-uusapan natin yung mamaya? Okay, so pinakikita ko lang yung mga hero. So, ayan. May kanya-kanya sigurong criteria yan. Ayan, oh, siguro. Ito, tignan natin yung pinakamahal. 15,000.
ano, 150,000 points. So, ang health niya is 500 to... Ah, random pa din. Parang dito magre-range yung ano niya. Okay. Then, ano naman tong isa? Ah, okay. Mas mababa. Alright. So, yun. Syempre, mas mahal, mas maganda, mas rare, mas legendary. So, pag-uusapan natin yan. So, tuloy-tuloy ulit tayo. So, eto, question. Frequency ask question and answer about the project. Can I buy and sell hero cards on NFT market? Of course, yes, no? Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Ola, your hero or cards or character is NFT that you can sell to marketplace. Pero parang hindi pa open yung marketplace nila as of now. So, how to get LP tokens? Ayan, when you deposit a hero and BNB into our liquidity pool, on PancakeSwap, you will receive flip token, PancakeSwap version of liquidity. So, ito nga, sa PancakeSwap nga kayo magbibili ng token using your BNB. So, little bit expensive din to. So, mamaya pag-usapan natin yan. Get experience ahead, of course. So, ito yung quarter 2 2021 nila. NFT market will be launched in order to buy, sell, and trade. Para medyo late sila dito. Oo. May marketplace pero hindi pa nag-e-exist. Alright? So, sa quarter 3 nila, series of weapon NFT will be released. It would help to empower the attack and defense. So, ito na nga siguro yung lumabas yung mga hero-hero nila. So, ito na yun. Okay. So, sa quarter 4, become a legend through intense PvP arena. Kung hindi ako nagkakamali, kung hindi to September lalabas, ano na to? Mga late December. Ganon. Okay. So, ito yung mga madalas nagtatanong, sino ba yung ano dyan? Sino ba yung team nan? Sino ba ang behind the screen, di ba? Yun nga yung ano. So, ayan, Garbiel Bu. Ayan, Chief Executive Officer, of course. You can check the site na andyan niya sa description. Lily, ayan, Chief Marketing Officer and Lucifer. Nandito pala si Lucifer eh. Oo, di ba? Ano na bang season na ngayon? Ayan, Power Software Design and Full Stack Development Founder and at Photo Technology and Deverion. Ayan, so, people in operation and development team, 10 plus, and people in game building team. So, ano sila? Malaki sila. It's corporate siguro to. Kasi isipin mo, 30 yung nagde-develop nung game. Diba? Tapos sa operation development, 10 sila. Laki eh. So, they have also advisor. Ayan, si Tu Grong. Co-founder and CEO of Polka Foundry. Ayan, so yun yun. Then, Tan Dao, CEO and founder of Edify. Ayan, Mr. Tan has been involving in cryptocurrency since 2016. Alright, and Evan Lutra. Ayan, investor and entrepreneur. So, siguro ito yung mga advisor nila at the same time, ang tawag dito, investor. Alright? So, they have also BCS and investor. So, Ice Tea Lab. Ayan, ito na yung mga, ano, hindi ko na isa-isahin. Kung makikita nyo naman, ayan, BSC Daily, of course. And they have partners also. Ayan, makikita nyo sa site, guys. So, nandito na yan. Also, Polygon is here. Ayan, so, kung makikita nyo, partners sila and contact. All the social media they have, nandito po lahat yan. Facebook, Telegram, Twitter, Medium, Reddit, YouTube, Discord. Nandito na lahat yan. So, ipopost ko pa rin yung ano nila dito, yung Telegram nila. Para mas updated kayo. So, eto na nga guys. Basahin muna natin si white paper bago natin pag-usapan kung paano ka makakuha ng points. Kung ilan ba dapat yung stake mo. And may ano ba dito, okay ba yung ganon. So, okay, so welcome to Step Hero. Ito na yung ano. So, ito na yung white paper niya. There, so, dear our value players, user, investor. So, of course, even though we are the player and a user, we still, anong tawag dito? Matatawag pa rin tayong investor. Kasi, syempre, bumibili tayo ng ano eh, ng token. Diba? So, parang stock market kasi yan. Once yung bumili ka ng token, part ka na ng community. Alright? Our game development team has over 15 years of experience creating world-class game with stunning visual and addictive gameplay. So, 15 years na pala sila nag-ano. So, hindi ko na masyado mabasahin yan. NFT market potential. So, dito tayo. NFT technology explain. Hindi na natin kailangan yan.
Pero kung gusto niyo basahin, ilalagay ko 'yan sa dito sa description, yung white paper nila, or pwede naman kayo pumunta sa ano. So hindi mo ano naman 'to eh, sa puro NFT na 'to. So about ano tayo? About Step Hero tayo. So ano bang meron talaga kay Step Hero? Ayan. Catching up with the rising NFT trend, an A-team of young blockchain and crypto lovers developed Step Hero to promote the mass adoption of blockchain in general and the expansion of Binance Smart Chain and Polygon Network. As I said nga kanina, sa ngayon, ang nag-i-exist ngayon is si BNB or Binance Network, and siguro soon or later, papasok na dito si Polygon, like Matic, no? Matic Network. Alright? Step Hero na NFT ecosystem. Step Hero is the comprehensive NFT ecosystem comprising Step Hero. Ayan. The lucrative fantasy team RPG. Ayan. So, it's RPG pa din, no? Maybe not the idealistic na RPG na makikita mo. Pero, I hoping so, I'm looking forward for the game pa din, no? Mukhang interesting kasi. Diba? Alam niyo naman mahilig ako sa RPG, kaso wala talaga akong pang-invest eh. Malay mo naman, 'di ba? Step Hero baka naman. And so the ecosystem is a perfect combination of NFT gaming and DeFi. Ayan, enable using to have fun and earn profit continuously. Yun na lang, hindi ko mabasa. Nabubulol ako. So ayun nga, ano dito? Play to earn pa rin siya. Basta nag-grind ka. Siyempre, kikita ka, 'di ba? Doon nga sa ano ngayon, 'di ba, sa Axie, talagang ano, pahirapan na kasi PVP. Paano na lang kung ano, mahina yung character mo, 'di ba? Even na meron siyang tinatawag na yung ano, patatapat mo sa pwersa mo. 'Di ba? Pagandahan pa rin ang cards. So, goods lang. Mission, of course. Ito yung maganda sa isang team, pagka may mission, alright? Our mission are to bring you the most nobilistic gaming experience and the most lucrative earning opportunity while promoting the expansion of the BSN Polygon ecosystem and the mass adoption of blockchain application. Guys, alam nyo dito sa ano Polygon, hint lang to guys ha, ito isang ano ko lang to, idea in the future. This Polygon na Matic Network, hindi ako magtataka kung yung mag-impression ni Polygon Matic is magiging kasing mahal ni BNB. Bakit? Ang dami na kayong nagpa-partner kay Polygon ngayon. 'Di ba? Soon. Not now, maybe 10 years to 20 years. Polygon. Ayan. Mark my word, 'di ba? Okay, USP. Okay, Step Hero ecosystem unique selling point. We provide you with world-class collective created with the most, ayan, sophisticated graphic design that is valuable in the marketplace. So, talagang ano, ang tawag dito, yung unique talaga yung ginawa nilang NFT. Kumbaga, sila-sila talagang team yung gumawa nung team nung fantasy. So, Step Hero RPG game. So, introduction. Alright? So, ito na nga yun. Okay. Step Hero is a... Ito na yun eh. Binasa ko na ito eh. Ayan. Step Hero game player can generate revenue in a few ways. So, maraming pwede kang pagkakitaan dito or magkaano ng earnings. They can earn awards prize once they win in players versus player or PVP battle. So, dito parang ano rin. Parang, di ba sa Axie, pagka nanalo ka, magkakaroon ka ng SLP. Same lang dito, alright? They can sell in-game items such as healing potion, power impulse potion, and self-created weapon on the marketplace for money. So, I think dito, ano, dahil RPG nga siya, once you are a crafter or yung mga nakakalot ka ng potion, like healing potion nga or a power-up potion, pwede mo siya ibenta sa market. So, hindi lang siya about all characters. So even you don't have good characters and you are a good farmer, 'di ba? Doon sa mahilig ka mag-grind, kikita ka pa rin eh. All right? So they can upgrade their character and trade them later. The more unique and powerful their character are, the more profit they earn. Of course, 'di ba? Kung 'di ba sa Dragonary, kung common yung ano mo, yung character mo, syempre super cheap lang nan, 'di ba? Pero pagka rare na 'yan, rare, legendary, mythic, 'di ba? Talagang ubos yung anong
sa layong bahay. So, yung ganun yun. So, when you grinding, di ba? Mapapalakas at mapapalakas yun. May mga kilala akong magaling mag-grind eh, di ba? So, okay, game plot. Ayan, in the beginning with one hand, God created the three worlds and all the living entries them. Ayan, so, kwento na lang to. Ito na yung kwento. So, ito yung magiging parang storyline. Alright? So, hindi ko nababasahin yan. Alam nyo na naman yan. Basta storyline siya. Laruin nyo na lang. So, character selection. Ito. Maganda to. To start playing the game, players can purchase their character from either Hero Store or Marketplace. So, eto dito guys, lalabas yung ano, yung, di ba yung token, bibili tayo ng token dito. Ngayon, Hero Token din yung ipambibili mo ng NFT nila. Pero ngayon, iba kasi. So, mamaya pag-uusapan natin yan, tuloy-tuloy lang tayo. So, daily mission, the hero will have to perform daily mission to upgrade their strength, rank, and receive valuable items. So, they have also a daily mission. Lagi naman sa isang game, di ba, may daily mission para makakuha ka nun. No? Sa Axie nga, di ba, may daily mission din. Yun yung dating, ano, pagka natapos mo yung isang daily mission na yun sa isang araw, may 150 SLP ka na, di ba? So, they have also here. So, reward and hall of flames. So, ito yung maganda dito. Once na nasa ranking ka, guys, may matatanggap ka parang rewards. Ayan, after each battle, the hero will be named and rank in the hall of flames. So, yun nga yung sabi ko nga sa inyo. Once na magaling ka talaga makipaglaban or magaling yung discarte mo, pwede ka mapunta sa Hall of Flame, okay? So, map selection, there are many maps with variety degree of difficulties. Ayan, player can choose among the unlock maps that match to their hero levels. So, of course, yung kung malakas na yung hero nyo, di ba, mataas na yung level, may mga maa-unlock kayo yung certain maps na pwede kayong ano, dito ka sa difficult kasi mataas na yung level mo. Alright? So, di ba sa mga storyline naman ng game, di ba may mga ganon, hindi ka makakapasok sa dungeon na ganon kung mababa pa yung level mo. Alright? So, Hero Store. The Hero Store is where player can buy in-game item with their step points. So, dito kasi kay game, meron kang points, meron ka pang token. So, siguro ito si step points, ito yung token game. Game token. Yon. Iba pa si token talaga na mabibili mo ng ano, yung pang staking mo or whatsoever. Yun. So, world map. Ayan, world map show the player progress. World map is divided into various area. Each area contain a number of sub-map corresponding to the level that the player have to complete. After 3 or 5 levels, there will be a boss killing mission. The player will unlock heroes, weapon, or item after conquering an area. So, for us, as a ideal RPG games, diba? Hindi naman lahat ng weapon is magagamit mo. May certain level yon, di ba? Pag kayo malalakas na yung attack, dapat level 30 ka na pataas. Yung mga ganon. So, common idea of RPG, alright? So, PvP battle. So, PvP battle is based on the basic PvP mechanism, turn-based combat. So, of course, in the battle, each player can use an equal number of characters, 3 or 5. So, ayun, max niya yung 5 character, minimum of 3. User can choose between full auto combat and manual combat. Ayan, kung sa nakapaglaro ng Dragonari, ganito yung mangyayari. Alright, so may auto and manual. So, I think it's a good, no? Sa mga naglalaro ng Dragonari dyan, ganito yun, kasi may full auto combat mode eh. No, so, no user can interfere with the match. So, hindi mo na kailangan i-manual-manual, di ba? Parang misa kasi nakakatamad din talaga eh. Di ba? So, hero characters, of course, ayan, they have Guinevere. Parang iba yung Guinevere na kilala ko. ML yarn. So, Lily, eto si Lily. This is assassin type and Guinevere is the mage type. Parang si Crystal Maiden, no? Dota pa. Oh, eto ang magician. So, para siyang si Warlock. Dota. So, eto si Napoleon. Ayan, Napoleon naman talaga itsura niya. Okay, Napoleon. And Anne Bonnie. Santo sa ano, Pirate of the Caribbean. Alright, so
No name. Ano to, farmer? Siguro miner to, no? Alright, alright. And si... Legionidas. Oh, Sparta pala to eh, no? Sparta! Awu! Awu! Char. Ayan, si Michele Langelo. Michael Angelo kasi. Ano to? Exorcism. Ganon, di ba? Image from hero. So, sino to? Si ano to? Hindi ko kilala eh. Basta. So, mage. Ito yung ano niya. Parang hindi naman. Parang ano nga to eh. Assassin, no? Parang mukhang assassin. So, archer. Okay. So, archer. And, headless. Headless pero may head. Sira ulo eh, no? So, si King Arthur. Nandito rin si King Arthur. Alright, alright. And no name. So, ito siguro yung mga hindi pa napapangalanan. Alright? So, si Merlin. O, kilala nyo ba si Merlin? Ito yung Great Sage. Okay? So, si Basco. Ayan. So, ito yung ano, yung one click lang yung baril niya tapos puro espada na. Ganun. Si Warrior. Of course, no? Warrior, okay. Ayan si Gabriel. Ayan ang dakilang anghel na nalaglag sa lupa. Ayan. Si Lancelot, of course, Lancelot, ang mahiwagang espada na hindi natanggal sa bato. Ayan, Lionheart, of course, and Mage. So, maraming ano, maraming character, guys. So, meron pa tayong Vikings, Windlop. So, alright, so, enemy characters. So, ito yung mga characters kasi demon ano nga tayo eh. Demon na chuba, ganun. O si Slar, si Slardar nandito gagi. Okay, okay. Move on. Datang-datayan. So NPC character. So ayan, ito yung mga itsura ng NPC natin. Ayan, so common NPC game and maps and background. So of course, no, I want to see that, no. So, ito yung maps natin, world map, ano natin. So, ito nga yung makikita nyo sa world map. Alright? Then, main game screen. So, ito yung main game screen. So, start game, secret shop. Of course, ito yung hero mo. Dito mo makikita yung hero mo, quest. Ayan, common shop, and blacksmith. So, yun nga, tulad nga nasabi ko, pwede ka dito mag, ang tawag dito, mag-craft, di ba? So, ano to? Village background, alright? And, ito siguro yung ano, yung gameplay, di ba? Yung 5v5, parang ano nga, parang Dragonario yung mag-iitsura niya, ano? Turn-based, gano'n, no? Alright. So, and ito yung magiging map niya. So, turn-based, okay. Okay, naku, basta si Dragonario yon, isipin nyo na si Dragonario, gano'n yung magiging itsura niya. Alright, so Hero NFT Marketplace. Ayan, cross-chain technology, simple NFT mining, anti-plagiarism. Ayan, so payment in your favorite token. So lahat naman nandito. I think this is a not rug pull, lalo na sa magsasabi na naman dyan. Gagalit na naman sa akin. Ano kayo magalit? Hindi ko makainaan. Ayan, so Step Hero Collectible. Ayan, Step Hero Collectible include various rare and unique NFT collectible items representing character on Step Hero RPG. So ito nga yung pinakita ko nga sa inyo yung mga hero. So ito nga yun. Ito yung mga collectible na ano lang to guys, limited. Limited heroes lang to. Ayan, so ito yung pinakamababa natin is they have 67 left. Alright, so tuloy tayo dito. So, do you have rarity? Ito yung sa mga rarity, common, uncommon, rare, super rare, legendary, and mythical. Sa Dragonario, wala lang super rare, no? Rare and legendary na kaagad, no? So, sa element naman sila, same lang din. Ayan, fire, water, earth, light, dark. So, sa mga naglalaro nga ng Dragonario, halos same sila. Alright, so, furthermore, in the hero collection, the rarity and elements of the item are divided into two groups. So, ito nga yung sinasabi ko kanina. Itong hero, ito nag-i-exist na siya. Pero yung hero LP, hindi pa. Ito yung mga super rare and legendary hero. Okay? This item can be redeemed with reward points generated from hero LP farming only. See more hero farming mechanism. So, ito yun na yung pag-uusapan natin, guys. Paano ba itong points na to?
Alright, so ito na yun. Itong points kasi na to, guys, hindi ito yung token na bibili nyo. Alright? Kasi ang points na to is i-generate mo through your token. Alright? Kung bumili ka ng token, okay? So, halimbawa, bibili ako ng, sabihin na natin, 120 token. So, equivalent to 0.67077 BNB. So, magkano yun? Ito. So, nandito ako kay CoinGecko. So, ang marketplace ni Binance ngayon per 1 BNB is 20,980. So, almost 21,000. Okay? So, ipipaste ko dito para makita natin yung conversion ni BNB to PHP. So, nagkakahalaga siya ng 9,800. Alright? So, kinonvert ko na 98 pesos po sa halaga ng 120 Hero token. So, ito yung kagandahan dito, guys. Hindi mo bibilihin tong Hero for tokens. Alright? I-stake mo yung tokens mo here. Ayan, approve Hero. Once na nag-i-stake mo yan, per day, kung ilan yung in-stake mo na tokens, halimbawa, 120 stake tokens nga yung in-stake mo, mag-earn ka daily ng 120 points. Alright? Hindi mawawala yung tokens mo, mag-i-stake ka lang ng points. Alright? So, kumbaga parang early bird ka nga eh. Diba? Kumbaga ito yung good thing doon na pwede mong ibenta yung tokens mo in the near future once na nakakuha ka na nitong points. Alright? Kung naka-generate ka nun. Basta guys, per day, 1:1. So, ang kagandahan nito, paano yung sa mga whales? Di bibili na naman yun ng sobrang laking dami ng tokens, then makukuha nila. Guys, ito ang kagandahan kay games. Ang max na tokens lang na pwede mong i-stake is 10,000 tokens. Even you are a big whale, di ba? Hindi ka makakakuha kaagad ng ganun kalaki na points. Kasi 10,000 lang yung max mo. Siguro kung may 10,000 ka talaga dyan, so 2 days, makukuha mo na tong anong to. Hero na to. Diba? Pero hindi mo makukuha ka agad tong mga legendary na to. Itong si King Arthur na super 150,000 points. Kasi nga 10,000 tokens lang yung max na pwede mong i-stake. Again, pwede mong i-unstake yung token mo. Alright? Daily mag-earn ka lang ng points. Diba kung sa may DepiPet nag-i-staking tayo doon, ang nai-stake natin is Beko or Defili token. So dito naman yung points na pwede mong bilhin or ipambili ng limited NFT nila. Alright, so I think this is a good for me, no? Kasi wala kang talo, diba? Kung nag-invest ka now, in-stake mo, intay ka lang hanggang sa mag-earn ka ng points. Sana may abutan ka. Ngayon, kung wala na, then kung ayaw mo na ng token, ibenta mo na. What if tumaas pa yung value ng token? Diba? So, win-win ka pa. I'm not your financial advisor, guys, ha? Alright? I'm not saying invest now. Don't invest. I'm not like that, no? I'm saying this is a good one, no? Kumbaga, parang wala ka talagang talo, eh. Gets mo? Kumbaga namuhunan ka lang kasi parang nag-invest ka lang na sige, pahiramin muna kita ng pera tsaka mo ibalik sa akin. Yun eh. So, okay. So, saan makakabili? Again, here at PancakeSwap. So, of course, this is a Binance Smart Chain Network. Connect mo lang dito sa wallet mo yung MetaMask mo. At the same time, dito guys, eto ha. I-click nyo to, halimbawa wala pa, dito nyo ipa-paste yung address. Ayan guys, nasa description ko po yun, address, paste nyo lang dito, paste nyo. So halimbawa, dito, ayan, so eto yung address na to. Copy nyo lang yan guys, make sure na nakopy nyo yan. Okay, so copy or punta kayo dito sa BSC scan. So you can copy the address here and go here. So paste nyo lang dito. Then, lalabas na kagad si Hero. Ito na si Hero. Wala pa siyang logo, pero that's a Step Hero token. Alright? So, once na nandito na siya, ayan na makikita niyo si Hero. Then, lalabas na yung liquidity niya. Alright? So, maximum sold, of course, they have a 0.05 impact price for each buy. Alam niyo na yan, guys. Diba? So,
For me, it's a win-win. Kung may pera lang ako, nag-stake na ako ngayon eh. Di ba? Wala akong pera eh. Wala pa po akong sahod dito, no? At sa mga gusto po magpa-utang, why not, di ba? So, this is a part of staking. Also, while you waiting for the game, it's a good investment for me. For me, ah. So, again, do own your research pa din and take at your own risk. Ano? I'm not your financial advisor. Again, I'm not encouraging you. Diba? Nasa sa inyo yan. Ayoko naman sabihin na ano, huwag kayong mag-invest ngayon. Masyado pang maaga, diba? Ayoko naman sabihin nyo, dapat pala nag-invest na ako nun eh. Diba? So, I'm not like that. So, follow your dream. Paluin kita eh. So, ayun. Ito si Step Hero. Ayan. So, anong masasabi nyo dito, guys? Anong masasabi nyo? I want to see your comment. Diba? I want to see your suggestion. Ano yung mga hinanain nyo? Sabi ko sa inyo, wag lang yung abot sa pera at sa love life. Alright? Dito lang tayo sa game. So, I'm still looking forward for the game of this Step Hero. Mukhang maganda siya. And at the same time, bagong-bago pa. And, hindi na tayo magiging ano eh, bago for this game if you are playing already Dragonari, di ba? So, what do you think, guys? Okay? So, thank you very much for watching and this is JC Head. Everybody get your fucking hands up.